Kamusta mga kaibigan? Ngayon ay nasa ikatlong kabanata na tayo ng ating kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, please hit the subscribe button as well as the bell icon. At huwag din kalilimutang i-like ang ating video. Gracias! Dalawang buwan na ang nakalilipas simula nang mamanhikan ang pamilya ni Kayden sa pamilya ni Alina. Simple ngunit elegante ang kasal na pinlano ng magkasintahan na ngayon ay ganap ng mag-asawa. Katatapos lang ng garden wedding ni Alina at Kayden. At ngayon, sumasayaw sila sa isang malumanay na musika sa kanilang reception sa isang 5-star hotel. Magkayakap ang bagong mag-asawa habang sumasabay sa saliw ng tugtugin. Maya-maya, bumalik na sila sa kanilang table sa harap upang magpahinga. Isang pagtaginting ng kutsara sa wine glass ang kumuha sa atensyon ng lahat. Cheers to our newlyweds, Mr. and Mrs. William Moore. Pagbati ng MC kasunod ang tugon at ugong ng palakpakan ng mga bisita. Maraming mga guests ang imbitado kabilang ang mga business partners ng pamilya Villamore at mga kaibigan ng pamilya Sandoval. Baka sa mukha ng mga tao ang saya maliban sa isa. Masamang tingin ang ipinukol ni Justin kay Alina nang makasalubungan niya ito papuntang restroom kasama ang kanyang kaibigan. Mag-retouch kasi sila ng makeup. Umarap ang magkaibigan sa salamin. Hazel, there's a problem. Wika ni Alina sa kaibigan na nagpapahid ng lipstick sa labi. O ano yun? Tanong ni Hazel na mabilis na sinulyapan si Alina at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Delayed ako. 2 months na. Akala ko normal lang nang nadelay ako noong nakaraang buwan. But then, hindi din ako dinatnan ngayon. Nakasapo sa noo na wika ni Alina sa kaibigan na napahinto sa ginagawa. Hi! Ito na nga ba ang sinasabi ko? So anong plano mo? Nagpa-schedule ka na ba para sa check-up? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa kaibigan. Hindi ko alam, Hiz, kung paano ko sasabihin kay Kayden. Hindi ko pa confirm na buntis ako, pero this is unusual. I never wanted for this to happen. Magugulo lang kami ni Kayden. Nalulumong tugon ni Alina. But I can't do anything now. Since I am now Alina Isabella Sandoval Villamore, I am ready to face everything. Everything, whatever it takes. Dugtong pa ni Alina. Makalipas ang kalahating oras ay nagpaalam na ang bagong kasal sa mga bisita at magulang. Ngayon din kasi ay lilipad sila patungong France para sa kanilang isang linggong honeymoon. Umalis na sila sa reception at sumakay na sa family car nila Jayden na siyang magdadala sa kanila patungong airport. Sumakay na sila ng eroplano at natulog muna ang mag-asawa dahil sa pagod ngayong espesyal na araw nila. Umilig si Alina sa balikat ni Kayden habang hinawakan ni Kayden ang balikat nito at mas lalo pang inalapit sa kanya ang asawa. Mahaba ang naging oras ng pagtulog nila dahil matagal ang biyahe patungong France. Nalimpungatan ang mag-asawa nang ginising sila ng flight attendant dahil nalalapit na ang paglanding ng aeroplanong sinasakyan. Dumating na sila sa main destination nila, ang Paris. Dumiretso ang taxi na kanilang sinasakyan sa isang 5-star hotel na kanilang pag-i-stayhan hanggang matapos ang kanilang honeymoon. Pagdating dooy agad na nagpahatid ng pagkain si Kayden at kumain na sila. Matapos iyon ay naunang naligo si Alina dahil may sinagot na tawag si Kayden tungkol sa kumpanya. Sa banyo ay kabado ang babae at iniisip ang mga pwedeng mangyari sa kanila. Ilang minuto din siyang nakatulala, kaya naman kumatok na ang asawa. Matagal ka pa ba?
tanong ng lalaki sa kanya. I'm almost done. Iyaw na niya pabalik. Isinuot na niya ang bathrobe at lumabas na ng banyo. Sumalubong sa kanya ang asawa na may hawak na tuwalya. Make yourself ready kasi may laban tayo mamaya. Pang-aasar ng lalaki sa asawa sabay kumindat. Umalakhak ito at pumasok ng sa banyo. Hindi maalis ang kaba ni Alina lalo na't nalalapit na ang oras ng kanilang pag-iisa. Natatakot siya sa magiging reaksyon ng asawa. Tumungo siya sa vanity at kinuha ang lotion. Nagpahid siya sa katawan. Nag-blower din siya ng buhok at nagbihis na ng isang eleganteng silk dress na kulay pula. Handog pa ito nung matalik niya ang kaibigan na si Hazel. Sumumpa na siya sa kama at kumuha ng libro na kasama ng kanilang luggage. Inakala niyang mawawala ang kaba niya, ngunit nanatili ito. Paulit-ulit nitong isinusumpa si Justin sa kanyang isipan dahil sa paggalaw sa kanya. Marahil, kung hindi siya nito ginahasa, malamang hindi siya mamamroblema ng ganito. Malamang ay ma-enjoy niya ang honeymoon nila. Malamang ay magiging maayos ang lahat. Ngunit dahil sa kawalang hiyaan nito, nawasak ang mga oras na sana ay ine-enjoy niya ngayon. Bumalik lang siya sa kanyang wisyo nang nadinig niya ang pagbukas ng pinto ng CR. Isang napakagwapong Kaden ang lumabas. Basa ang buhok nito at tumutulo pa ang ibang tubig mula dito. Naka-boxer lang ito habang nagpupunas ng tubig sa katawan. Lalong dumagdag sa kakasigan nito ang mga tubig na dumadaloy sa abs nito. Excited siyang mahawakan ito, ngunit naroon pa din ang kanyang pangamba. Sa huli, isinantabi muna niya ang mga alalahanin at inisip na espasyal ang oras na iyon para sa kanila bilang mag-asawa. Ibinaba niya ang libro upang lumapit sa kanya. Habang tinitingnan niya ang asawa, ay kakaibang sensasyon ang dumadaloy sa kanyang katawan. Tumayo siya at sinalubong ng halik ang lalaki. Isang malalim na halik na siya namang tinugunan nito. Binuhat siya nito at dinala na sa kama. Paunti-unti nilang tinatanggal ang mga kasuotan. Nawala na sa wisyo si Alina dahil sa sensasyong nararamdaman nang biglang may nabasag. Tiningnan niya kung ano ang nangyayari at nakita niyang nakayuko si Kaden habang sapo-sapo ng kanyang mga kamay ang ulo. Nang bumaling ito sa kanya, ay kita niya ang sakit sa mga mata nito. Kumikislap din ng mga luha na unti-unti nang tumutulo. Alina, paano mo nagawa sa akin to? Kahit tagal kitang iningatan at iginalang, tapos ito ang igaganti mo sa akin? Mahal na mahal kita, Alina. Ngunit hindi ko alam kung bakit mo ako niloko. Masaya ba kayo ng lalaki mo? Tell me, Alina. Tell me. Madamdaming sambit ni Kaden sa asawa na nooy umiiyak at nagbalot ng comforter sa katawan. Kaden, magpapaliwanag ako. Hear me out, please. Pakiusap ni Alina sa asawa. Sige nga, paano mo ito ipapaliwanag? Ha? Napakadumi mong babae. Ganyan ba kakapal ang mukha mo na kaya mo pang kumarap sa akin kahit na may lalaki ka? Kaden, wala akong lalaki. I was raped. Sa tingin mo maniniwala ako na na-rape ka? Baka ginusto mo din eh. Huwag na huwag kayong magpapahuli sa akin ng lalaki mo. Kaden, pakinggan mo naman ako. Na-rape ako. Maniwala ka, please. Ayoko na, Alina. Puro kasinungalingan lang ang lalabas sa bibig mo. Dali-daling kumuha ng damit si Kaden at nagbihis. Kaden, saan ka pupunta? Huwag mo akong iiwan, please. Huwag kang mga alam sa mga gagawin ko. Hinawakan ni Alina si Kaden upang pigilan, ngunit hinawi lang ito ni Kaden. Huwag mo akong hawakan kasi ang dumi-dumi mo.
Nang hina si Alina kaya naman nakaalis na si Kaden at padabog na ibinagsak ang pinto. Magulhol ng iyak si Alina, ngunit wala siyang magawa. Hinihiling niya na sana ay hindi na lang niya nakilala si Justin dahil dito, siya ang may kasalanan ng lahat. Akala niya ay matatanggap ni Kaden, ngunit nagkamali siya. Lubos siyang nasaktan ng lalaki. Tatanggapin niya anuman ang parusa nito sa kanya. Lumipas ang ilang oras ay tumigil na sa pag-iyak si Alina. Pagod na siya sa pag-iyak. Ngunit, mas pagod ang puso niyang patuloy na nasasaktan. Tumayo siya at hinawi ang kortina. Tanaw niya sa glass door ang Eiffel Tower. Nakaiganda lalo na kapag gabi. Ngunit sa halip na matuwa siya, mas nasasaktan siya lalo na't nakaplano na pupuntahan nilang mag-asawa iyon. Magmamadaling araw na, kaya naman nag-aalala na si Alina sa asawa. Ngunit 2 minuto pa lang ang nakalilipas. Bumukas na ang pintuan at pumasok ang asawa niya. Naiika-ika kung lumakad. Amoy na amoy niya ang alak sa katawan nito. Mukhang naglasing ito. Nilapitan niya at inalalayan ito ngunit hinawi lang siya at itinulak. Napatama sa bedside table ang kanyang likod kaya naman napadaing siya sa sakit. Yan ang mapapala mo sa paggagago mo sa akin. Inis na wika nito sa kanya. Hinayaan lang ni Alina si Kaden dahil lasing ngunit hindi niya maitatanggi ang sakit na nararamdaman. Hindi lang sa pisikal, ngunit pati ang puso niya ay patuloy na kumikirot. Humikbi siya at nagulat sa una na tumama sa kanyang muka. Huwag mo akong aartihan na malandi ka. Huwag kang paawa. Bukas sa bukas, babalik na tayo ng Pilipinas. Sambit ng lalaki bago ito natulog. Natulala na lang si Alina at tila lahat ng pangarap nila kasama ang asawa ay naglahong lahat. Ano nga ba ang kanyang gagawin para mapatawad siya ng kanyang pinakamamahal na asawa? At dito na nga nagtatapos ang 3rd kabanata ng ating kwento. Ano ang gagawin ni Kaden kay Alina ngayong alam na niya ang sikreto ng asawa? Yan ang ating aabangan sa susunod na pahina ng Aklat ni Evan.